galing kami kanina dyan, umikot kami doon. Maraming ibon, ang problema lang, hindi basta makatira. May mga baka kasi sa baba. Ayan, ngayon ang pinatarget ngayon ay ito eh, sa Mindanao yung may-ari nito eh. Puro pan eh. Ayan ang puro lihis. Hindi, sentrohin mo lang tapos o kaya palayuin natin. Ay, ganun nga ba palayo nito? Parang sagad na sa malapit yan eh. Sa palayo. Listen, tama. Magandang hapon po sa inyo lahat. Itong erga na to, ayan nga, hindi ko hahanapin ko pa yung record. Kaya hindi ko makita. Na-testing na siya. Okay naman. Yan yung silencer niya. Ito yung kanyang suppressor. 0.5 yung tank niya. Kaya maraming shots. Naubos nga po yung isang box na pellet kanina. Ayos siya. Kasi unang shot ko pa lang dito sa itong scope na to, boost na lang to eh, pang testing lang natin to. Binili ko siya pang testing lang, nakalimutan ko saan nalagay yung takip. Unang shot pa lang, ganyan lang kalayo, hindi kagaya doon sa iba na nasusubukan ko na malayo yung ano niya. So dito, ilang adjust lang, okay na, shoot na siya. Saka very powerful talaga tong airgun na to, kasi meron nga akong meron akong pinatestingan dito. Lusot talaga siya sa kahoy. Kaya lang, kasi matigas din yung kahoy eh. Nakadalawang shot bago lumusot. Pero dito pa lang, very accurate na. Wala pa ang scope nung testingin ko dito. Ayan. Makikita nyo yung kahoy. Ayan. Diyan siya pumasok. O, dalawang pellet yan. Tapos yan. Lusot siya talaga. So, very powerful yung airgun. At napaka lakas. One cock lang ginagamit ko. Yan, one cock lang siya. Pero, tinan nyo yung lumalabas sa dulo niya. So, yun. Medyo umatras pa nga yung barrel niya pa abante. Kasi, maliliit yung mga tornilyo na nakalagay. Ipapasok ko pa itong maigi para mawala yung singaw dito. Nilagyan ko na rin siya. Ito, gumawa ako ng rubber dito kasi wala na siyang rubber. Parang hindi nga siya nagagamit. Hindi siya naalagaan. So, ayan siya. Napakagandang airgun. Napakalakas. At, kasi malaki yung plenum niya. Oh. Tapos yan, ready na. Yung record ko nito ay, yung record niya is, hindi pala nalagyan ng phone number. So, hindi ko matawagan yung may-ari nito. Pero ang alam ko, Valencia eh. Ang alam ko, Valencia is bukid nun. So, kontakin mo lang ako, sir, para may ano natin yung pagsiship nito pabalik sa'yo. So, ayan, dalawa yung ginawa ko sa suppressor ngayon. Okay siya, oh. Ano naman siya, madaling tanggalin, ayan. Nakakalas siya. Nakatreader. Ito lang, hindi nakakalas niya yung puno. Kasi pinix ko yan. Ayan. So, okay siya. At na-testing natin, wala nga ano to. Kaya tahimik siya. Maliit lang yung butas. So, ito yung two cocks niya. Oh. So, yun, napakalakas. May singaw pa nga dito kasi nga, umabante yung barrel. So, ano na lang, siguro, hindi ko nahigpitan yung isang tornilyo kasi maliliit nga. Ang akala ko nahigpit na siya. So, i-atras ko na lang ulit siyang paganon para mawala yung singaw sa puno. So, kung di siya sumisingaw sa puno, lalo nang malakas. Ganda lalo siya. So, ganon na lang yung gagawin ko. Ibabalik ko siyang ganon para lumapat siya ulit doon sa ginawa nating swing rubber. So, yun na nga. At napakahusay na airgun. Siya lang yung bihira ako makatesting nung ganon na pag try mo is malapit na kagad sa target yung shots niya. So, konting adjust lang. Yung iba,
na ano ko na medyo malayo, medyo mga 1 dangkal, 2 dangkal yung layo, then mag-a-adjust ako sa scope. Ito, napakasimple niya. Tapos, accurate na accurate siya. Oh, nakaubos nga po kami ng 1 box kasama yung mga kaibigan ko, yung mga kasama kong volunteer sa Peace and Order. At na-testing nila, napaka-accurate 1 box po yung naubos namin.